Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Upang matigil na ang espekulasyon sa di umano'y Duterte-Duterte tandem sa 2022 elections, nagsalita na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ayon sa presidential daughter, tuloy ang pagtakbo ng kanyang ama sa vice presidential race at makakatandem nito si Senator Christopher Bongo. Sinabi ni Mayor Sara na personal niyang nakausap ang ama at kinumpirma sa kanya ang plano nitong pagtakbo sa pagka-vice presidente. Kinumpirma rin ng alkalde na hindi pleasant event ang naging pag-uusap nila ng Pangulo. Nag-iwan din umano ng dalawang liham para sa alkalde na may nakasaad kung bakit kailangan niyang i-endorso ang Go Duterte tandem habang ang isa ay may suggestion na kunin niyang vice presidential running mate si Senator Go. Kasabay nito may apela si Mayor Sara sa kanyang ama at maging kay Senator Go na huwag gamitin ang kanyang pangalan sa pagtakbo at hindi pagtakbo sa halalan. Nauwi sa kalituhan na pagbabalik trabaho sana ng mga manggagawa sa Freeport area sa lalawigan ng Bataan kasabay ng pinaiiral na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Libo-libo ang empleyado ng Authority of the Freeport Area of Bataan o AFAB ang papasok sana sa kanilang trabaho pero sa halip, marami sa kanila ang pinauwi. Umangal ang mga manggagawa matapos mapag-alaman na ang mga kasama lamang na nasa listahan ang papapasuki. Katwiran ng mga ito, hindi sila agad na abisuhan na dati umanong ginagawa ng kanilang kumpanya. Sa higit 4,000 manggagawa ng Freeport, nasa 20,000 lamang pinayagang makapagtrabaho base sa patakaran na 50% lamang sa bilang ng mga empleyado ang pinapayagan sa ilalim ng MECQ. Ang Freeport ay nasa bayan ng Mariveles na itinuturing na epicenter ng COVID-19 sa lalawigan matapos makapagtala ng may 5,000 kaso ng coronavirus disease. Mas mataas ngayon ang naitalang gumaling kumpara sa bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 ngayong araw. Sa datos ng Department of Health ngayong Miyerkules, August 25, mayroong 13,573 na bagong kaso ng COVID-19 habang ang gumaling ay umabot sa 15,820 o kabuang 1,725,218. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang bilang ng mga aktibong kaso na pumapalo na ngayon sa 125,378. Umaabot naman sa 1,883,088 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa buong bansa. May nadagdag naman na 228 sa bilang ng mga namatay o kabuang 32,492. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.